Aí depois, puta por lá, tem que se queimar. Já! Germ, sobrang mikrobyo ay walang pinipiling lugar. Pwede po sa loob ng bahay, pwede sa labas ng bahay. Paano kaya natin malalaman ang mga mikrobyo sa ating paligid? Panoorin po natin ito. Kung di tayo mag-iingat, alam niyo ba na kahit itong tray na lalagyan natin ng pagkain, eh pwedeng maging carrier ng iba't ibang klase ng germs. Dr. Germs, ano-ano ba bang mga germs na maaari natin makuha sa ating mga cafeteria? The one 100% of the microbes in children are like salmonella and E. coli, because they can cause diarrhea in children. It's a very common illness in children. But also adults can do it too. That's the second most common illness you're going to get besides colds and flus. Minsan ang pagkalimot natin sa simpleng paghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain ay pwede namin sabihin ng iba't ibang klase ng sakit. Kaya mahalaga ay huwag natin kalimutan ang kahalagaan nito. At upang panusutan natin ay mapangalagaan. We'll see where you're at with this. You're right there. Yeah, this is a clean 100% higher. High level of stinger fighting ingredient.